Hey guys, what's up, Turds? Here, welcome to the vlog. So, today nga gagawa ko ng review at ititest natin itong lapel mic na nabili ko sa Shopee for 88 pesos only. So, ayun guys, ito na siya, dumating. Hindi ko na unbox kasi naka-plastic lang naman siya. And may bubble wrap naman na balot, so hindi ko na ipakita kasi nabuksan kanina eh, nung dumating, nabuksan ng kapatid ko. So proceed na tayo dito sa review agad. Alright, so ito siya, 3.5mm siya. Okay, yung haba niya, medyo mahaba, halos isang tip ako. And meron siyang jack, okay, na parang pwede sa earphones, dun siya isasaksak actually. Then meron siyang clip, okay. Itong clip na to, yung panlagay sa ganito natin sa damit. And ito yung microphone, syempre. Okay, ito yung mic. Okay, then yung mic niya is may balot lang na parang noise reducer. Okay, then yung microphone is ito na siya. Parang maliit na microphone. Okay, sa quality pa lang guys, sa tingin ko sa kanya and sa hawak ko, parang hindi ko siya mabibili for 88 pesos. And this product ay nanggaling pa sa China ha. In-order ko siya sa Shopee. Okay, sa China pa mismo siya nanggaling. Kasi matatrack mo naman doon, alam niyan. So, ito siya, makapal yung wires. Okay. And parang tingin ko matibay siya. Alright, so itest natin. Ikabit ko siya dito sa camera na ginagamit ko. Then, tingnan natin yung difference kapag meron ito sa wala. So, let's go. Ikabit ko lang. Alright, so alright guys, so nakakabit na siya sa akin ngayon and hindi ko naririnig actually yung boses ko kasi nire-record ko pa tong video na to. So kayo na akong humusga kung ano bang nangyari, kung nag-iba ba yung quality ng tunog or kung ano pagbabago. Okay, pero base naman doon sa ibang reviews kasi napanood ko lang din doon sa isang vlogger na ginagamit niya to. Okay, and maganda naman dun sa video na ginawa niya. Alright, siguro guys, mas maganda i-review ko muna yung video. Okay, then panoorin ko at pakinggan ko din mismo kung ano ba yung naging tunog nung ginamit ko to. Then balik ako sa inyo. A few moments later. Alright guys, so narinig ko na, okay, and parang walang pagbabago, parang medyo lumakas lang yung boses ko. So itry natin na nakabukas yung electric fan. Tingnan ko kung nare-reduce nga ba niya yung noise sa paligid natin. So, ayun. So, papabuksan ko lang sa kapatid ko. Bro, papabukas nga ng electric fan. Okay, so, binuksan na yung electric fan. Wala ulit akong naririnig. Okay, dahil naka-record tong video na to, hindi ko alam kung ano ba yung pagbabago. Kung nabawasan ba yung noise. Kasi, doon sa mga ibang mga subscribers ko yan, alam mo yun, yung mga vlogs ko before is medyo maingay kasi may electric fan nakatutok sa akin or medyo kahit medyo malayo din, nandinig kasi yun eh. So ayun, kaya naisipan ko din bumili nito. Well, actually dalawa yung pinagpipilihan ko, yung Boya mic na ginagamit for motovlog. Kasi yun talaga legit na maganda kung gusto nyo mabawasan yung noise sa paligid. Kasi yung iba nga nakamotor, nakakabit yun. Pero ang naririnig lang mismo is yung boses nung nagbablog yung nakamotor. And meron namang naririnig na konti sa paligid pero hindi ganun kaingay, hindi ganun kalakas. So yeah. Siguro guys, review ko na ulit yung video para makita ko at marinig ko kung ano ba yung difference na may electric fan na umaandar, okay, na gamit itong lapel mic na to. So, balikan ko ulit kayo after this. A few moments later. So, ayun guys, so na-review ko na yung video and parang mas narinig yung tunog ng electric fan. Ewan ko ha, doon sa base sa review ko. Sa panood ko ng video na nirecord ko kanina, pagkakaintindi ko sa device na to is lumalakas yung voice mo, na-adapt niya yung sound agad. Okay, parang maganda to yung lapel na to kung mahina yung boses mo kasi na-enhance niya yung volume ng voice mo kasi nasasagap agad niya. Parang microphone nga, ika nga. Lumalakas yung boses mo. So, dun sa mga medyo mahihain at ayaw iparinig yung boses nila,
na ganito lang, yung parang ganito yung pagbablog lang, yung nahihiya. Oo, yung talagang mahina yung boses. Yun, kagaya nun, is magandang maganda to. Pero kung medyo maingay sa paligid mo, parang tingin ko, hindi siya ganun maganda. Kasi parang lahat ng noise sa paligid, or lahat ng sound na detect niya, and nare-record na papasama doon sa binablog mo. Oo, yung nare-record na hihikop niya. So yun, parang lahat ng tunog, lahat ng tunog na nasa paligid mo is may enhance din niya. Hindi lang boses mo yung lalakas. Unlike dun sa Boya mic na boses lang talaga, parang yun yung dinedetect niya. May mga ganong mic kasi. And meron pang iba eh, hindi ko pa ganun kabisado kasi. Okay, so itinry ko lang naman to. And for 88 pesos, sulit na siya. Dun sa iba na medyo kulong naman yung kwarto, naka-aircon kayo, wala namang ibang tunog. Pero minsan ang aircon kasi maingay din eh. So, mas maganda po siguro kung ano, yung iba ginagamit to pag nagre-record ng kanta or kumakanta sila, nagagawa ng video ng kanta or ano. Pero kung for vlogging at nasa public ka lang din, parang hindi siya ganun kaganda. Hindi siya ganun makakatulong kasi parang lalong iingay kasi ma-absorb niya nga yung ibang tunog. Pero sa quality, thumbs up naman ako, maganda yung quality, hindi mo kumpik 80 pesos lang, 88 pesos. Kasi medyo parang matibay din. Ewan ko lang ha kung hanggang kailan ito maglalas. Pero gagamitin ko na rin siya for vlogging. Kasi minsan pag medyo napapaos na ako, mahina na yung boses ko. Magandang meron ito. And medyo astig din tingnan, no? Parang vlogger na vlogger yung datingan, di ba? Alright, di ba? Pero mas maganda sana kung ano talaga. Or try ko ha, kasi meron mga tinitinda sa Shopee na mas makapal na balot nitong mic. Siguro mas makakatulong yun na mabawasan or ma-reduce yung noise sa paligid. Yung nga pala guys, so turuan ko na din yung iba na hindi gumagana yun sa mga bumili ng ganito. Okay, kasi tinry ko siya doon sa isang phone ko na medyo old model. Okay, 2017 model siya. And hindi siya gumagana doon. Hindi siya nag... kahit isaksak mo, wala. Wala talaga. And dito sa ginagamit kong phone, na ano kasi ito, 2020 may unit na to, maganda ng bagong unit, is yun, gumagana to. So, hindi pala siya gumagana doon sa medyo mga oldies na phone, yung medyo luma ng model. Okay. Pero meron namang way, may good news naman ako sa inyo. Meron namang way na itry nyo, pero hindi ito 100% gumagana sa lahat ng cellphone. Okay, kung i-download yung Open Camera app. Okay, so ito po siya. Okay, yung Open Camera app po, kumbaga yun yung parang application software na nagiging compatible yung device mo dito sa device na to, dito sa gadget na to. Okay, so ipakita ko na lang sa inyo yung video kung paano ko ginawa kasi doon sa isang phone ko din, and di pala sa akin, sa kapatid ko, is gumana siya nung dinownload namin itong Open Camera app. So, ganito po yung process niyan kapag ina-download nyo yung app kung paano nyo pagaganahin ito. So, panoorin nyo na. Alright, so ngayon guys, ituturo ko na sa inyo kung paano pagaganahin yung external mic sa mga phone nyo. Punta ka sa Play Store, then search mo Open Camera. Alright, so i-download mo siya, and kapag na-download mo na, i-open na natin. Okay, once na ma-open mo na yan, may mga lalabas dyan ng mga terms and conditions, etc. na i-allow yung phone mo ba, kung i-allow mo ba na gamitin ng app na yan, yung phone mo. So, i-on mo lang yan or i-check mo lang, then punta ka dun sa gear sa taas, sa band ng kanan or yung settings, then hanapin mo yung video settings. Then sa video settings, pumunta ka sa audio source. Then i-click mo. Then sa audio source, hanapin mo lang yung external mic. Yan nakikita nyo. External mic if present. So yan lang yung kailangan mong i-click. Then pag na-click mo yan, okay na. Okay. Gagamitin mo lang yan kung meron kang external mic kagaya nitong lapel mic na to na gagamitin natin sa phone. And kung hindi compatible sa device nyo yung lapel, kung hindi siya gumagana, try nyo tong app na to, baka sakaling gumana siya. And this is 80% working on Android. Hindi ko lang alam sa iOS or ibang phones kung gumagana siya, pero sa Android phone gumagana po siya talaga. Ayun lang guys, maraming salamat. Sana
nagustuhan itong review na ginawa ko dito sa lapel mic na to na nabili ko sa Shopee for 88 pesos. Doon sa mga nagbabalak bumili, okay, alam nyo na natulungan ko kayo mag-decide ulit kung pibili nyo ba yung produkto to o hindi. Pero sa akin naman, 88 pesos, try nyo na. So wala namang mawawala.